At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. Mga kasambahay, alam niyo bang ang last week of July ay Diabetes Awareness Week? Kaya ang topic natin this morning, Diabetes Mellitus. Panoorin muna natin ang video na ito. Ang diabetes ay isang chronic condition kung saan ang katawan ay hindi nakagagawa ng tamang level ng insulin upang mapanatili ang normal blood glucose level. Isa rin ito sa kondisyong nagiging dahilan ng mga mas malalang komplikasyon kung hindi maimamanage ng tama. Kaya naman sa papasok na linggo ay ipagdiriwang ng Department of Health ang Diabetes Awareness Week. Upang mas mapalawig ang information dissemination kaugnay ng diabetes dahil ito ay itinuturing na pangwalo sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Tinatayang nasa 1.5 million diabetic deaths ang naitatala taun-taon. Ito rin ay maaring mauwi sa napakaraming komplikasyon kung mapapabayaan. Mayroong dalawang uri ng komplikasyon ng diabetes: ang acute at chronic complications. Ilan sa sinasabing acute complications ang hyper at hypoglycemia, diabetic ketoacidosis, diabetic coma, respiratory infections, at periodontal diseases, habang ilan sa mga chronic disease ay diabetic neuropathy, cardiomyopathy, nephropathy, at marami pang iba. Kaya naman ating pag-usapan ang mga tamang hakbang upang makaiwas sa mga komplikasyon ng diabetes kasama ng mga expert, Doctors on TV. At yan po ang pag-uusapan natin this morning, Diabetes Mellitus. Of course, to help us understand it better, we've invited a very prominent figure in diabetes in the Philippines. He had his residency and training in internal medicine at the Mary Johnston's Hospital. He had a specialty in diabetes at the University of California in San Francisco, USA. He's the immediate past president of Diabetes Philippines and is a faculty of the UERM Institute for Studies on Diabetes. Please welcome Dr. Richard Elwyn Fernando. Good morning! Good morning, sir! Magandang umaga po sa inyo lahat. It's a pleasure to have you. Thank you for joining us this morning. Good morning, Doc. Thank you for being here. Prominent, ang sinabi natin, prominent. Oh, prominent forehead. Very, very prominent. Kilalang kilala si sir. Very. Kasi ano, kung bakit? Founder. Founder. Ang Diabetes Association, no, Doc? Si your dad. Yes, sinimula nila yung Diabetes yung Diabetes Institute. Kasi ang dami-dami nang may diabetes sa Pilipinas. Sa huling datos ba natin, gano'ng karami na ang may diabetes sa buong Pilipinas? Ang tansya namin ngayon, about 10 million Filipinos na ang may diabetes. Okay. Really? At ang malungkot na parte dyan, ang kalahati, hindi nila alam na may diabetes sila. So ang dami. Bakit, Doc, parami ng parami ang bilang ng nagkakaroon ng diabetes? Mukhang hindi natin napapalaganap yung healthy lifestyle Kaya pasarap ng pasarap ang pagkain, pero mas kumukunti nag-e-exercise. Buti na lang, napapanood ko kayo madalas sa video nyo. Nag-e-exercise kayo at nagpo-promote kayo ng healthy foods. Kailangan panggalingan natin dyan para mabawasan ang diabetes. So dahil sa hindi magandang lifestyle ng mga Filipinos, kung ano nang kinakain, hindi na nag-e-exercise, nagko-computer na lang sa bahay, nagta-tablet na lang sa bahay, nagkakaroon ng diabetes. Dok, kagaya nitong malamig ang panahon, lahat tayo gusto na lang nasa bahay, couch potato. Dok, nakaka-trigger ba to ng diabetes? Ang nakaka-trigger ng diabetes kadalasan ay isang stress factor pero hindi naman matitrigger yan kung walang genes, walang proper environment, mga iba't ibang factors. Kadalasan, unti-unting dumarating yan nasanay tayo dapat sa kabataan natin, tayo nag-e-exercise, tayo kumakain ng tama. Pero pagka nag-improve na yung ating kalagayan, ating social status o economic status, hindi na gaano nag-e-exercise. Pagka general manager na, hindi na gaano nag-walking. Supervisory na lang. Yes. Kaya hindi naman nababago yung pagkain. Nag-gain sila unti-unti ng weight ng timbang. At pagka nag-gain ng timbang unti-unti, hindi na matapang yung insulin sa katawan. Nababawasan yung action ng insulin sa katawan. Yun ang tinatawag ng mga doktor na insulin resistance.
kumisan di rin maiwasan kasi habang tumatanda tayo, talagang nababawasan daw yung muscle mass at dumadami yung fat mass. Yes. Nagko-contribute din niya sa insulin resistance. Kumisan, isa pa nagko-contribute sa insulin resistance ay yung iba't ibang stress sa buhay. Ay yung stress sa traffic, naku, matindi yan. No. Ang mahirap iwasan ng stress sa traffic. Pwede ka na talagang magkaroon ng kota, yung deadline, okay. Makukulit na tao, ay sumunod. Lahat yan, mga stress factors. Chronic lahat. Stress. Especially kung yung stress relief mo ay kumain, no? Naku, yung stress ka makain eh. Stress eating. Stress eating. Pag siya susubo. Yes. Pagkatapos nun, hindi mag-exercise. Correct. Sabi ni Doc kanina, kapag mapili tayo sa pagkain, yun ang maiiwasan natin yung pagiging resistant ng insulin. So Doc, sa stress eating, pwede ba natin i-consider kumain, for example, ng vegetables na lang habang nasi-stress ka, kakain ka ng carrots? Nakakatulong ba yan? Pwede. Sana kung lahat tayo may ganung klaseng disiplina, kapag ka na-stress at gusto nyo kumain kayo ng tama, hindi naman masamang kumain. Pipiliin yung tamang pagkain. Kadalasan sagot sa inyo kasi ang mas na-stress ako dyan. Imbis na matangga ng stress, lalong nasa stress. Mas stress, kakaisip na kakain siya ng vegetables. Okay. Pero may ginawang magandang Panginoon eh. Opo. Kasi pagka tayo na-stress at ayaw tumalab yung insulin, meron tayong pancreas na may beta cells, may cells yan, yes. Gumagawa ng insulin. Mm-hmm. Okay. Pag tayo na-stress at ayaw tumalab yung insulin, gagawa siya ng mas maraming insulin. Mm-hmm. Napakabait ng Panginoon. Nag-a-adjust siya. Dapat alagaan natin ng pancreas maigi. Kasi pag hindi nyo inalagaan yung kondisyon na yan, pinabayaan yung mapagod yung pancreas, yes, na gawa ng insulin, ay sasabihin ng Panginoon, sobra ka na. Mm-hmm. At pagka kumunti na yung insulin na yan, na ginagawa ng pancreas, matatalo na yung insulin, yes, mananalo na yung insulin resistance, tataas na yung blood sugar. At pag tumaas na yung blood sugar, yan na ang simula ng tinatawag nating diabetes. Sinasabi niyo, Doc, na dapat hindi tayo nag-a-abuse ng katawan. Doc, kasi pag ina-abuse, anyway, gagawa naman yung pancreas natin ng more insulin, kain tayo ng bad food eh. Sabi ni Doc magagalit naman na si Onjo, sabihin, kailangan na kayong disiplinahin. Ayan. May limit naman ang pagkakayanan ng pancreas. Yung kakayanan ng katawan o kung pancreas natin. The body is the temple of the Lord. Yes. Kaya kailangan alagaan natin yan. Kundi, magkakaroon talaga tayo ng sakit. So yan si Simon, Doc, ang diabetes na iiwan sa dugo yung asukal. So, tumataas yung antas ng asukal sa dugo. Ano mangyayari pag pinabayaan natin itong asukal na umiikot sa dugo? Pagka pinabayaan natin na mataas ang blood sugar, okay, dahil sa lumabas na yung diabetes, nalulunod sa asukal yung iba't ibang parte ng katawan. Okay. Hindi healthy para sa liver, sa kidneys, sa eyes, sa nerves, sa brain. Hindi healthy yung masyadong maraming asukal. Nasisira yung mga structures ng mga cells pagka laging mataas ang blood sugar. Kaya nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Okay. Ano-ano ba yung mga komplikasyon sa diabetes na yan na pag pinabayaan nating mataas ang blood sugar, dumarating. Nandiyan yung kidney failure. Kaya nadadialysis, nakikidney transplant. Correct. Nasisira yung mga nerves sa mata, kaya nabubulag. Nasisira yung mga daan ng dugo papunta sa paa. Kaya yung iba napuputulan ng paa. Alright. O kaya naman magbabaray yung mga daan ng dugo papunta sa heart, kaya na heart attack. O kaya magbabaray yung mga daan ng dugo papunta sa brain, kaya nagkakaroon ng tinatawag na stroke. Okay. Nakatakot yung mga complications talaga ng diabetes. Seryoso talaga yung mga komplikasyon na yan. Hindi biro yan. Pero may maganda na namang ginawa ang Panginoon eh. Yung mga komplikasyon na yan pala, pwedeng ma-prevent. Pwedeng maiwasan. Mm-hmm. Kung tayo, magagawa ng paraan para yung mga blood sugars natin, makontrol sa mababang, sa normal na level. O makonsume natin, ano? Makontrol natin yan at may mga paraan para makontrol yung blood sugar. Number 4 yan. Mm-hmm. Number 1, kakain tayo ng tama. Alright. Lalo na pagka may diabetes, dapat masasarap ang pagkain. Masarap na healthy, ha? Meron masarap na hindi healthy. Alam niya kung ano yun. Gusto niya healthy. Gusto niya yan. Pangalawa, exercise. Okay. Diba? Pangatlo, bawasan ng stress. Bawasan ng stress. Yes. Traffic. Pag nakikita ko yung asawa ko, nawawala ang stress. Yan, dapat. Yung pang-apat, yun ang assignment ng doktor. Assignment natin yun, yung pang-apat. Okay. Reseta. Kung merong gamot, dapat
iinumin nila. Magko-comply sila. Kung kailangan ng follow-up, magfa-follow-up sila. Kaya okay. Apat lang yan eh. Ayun, pagkain, mga kasambahays, exercise, magkaroon ng asawang maganda at nakakawala ng stress. At number four, susunod sa tamang reseta. Ayan. Ah, klaro yan. Maganda or guwapo? Guwapo! Atin yun. Okay. Ayan, mga kasambahay, huwag po tayo aalis. Panoorin muna natin itong Women's Health with Doc Steph. Ang topic po ngayon ay diabetes in pregnancy o yung tinatawag na gestational diabetes mellitus.